paalala, ang kwentong ito ay katang-isip lamang ng may akda at hindi hinango sa tunay na buhay o karanasan. Anumang pagkakahawig sa ibang akda, pangalan ng mga tauhan, buhay man o patay, mga lugar at pangyayari sa kwentong ito ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Sa dami-daming pinarana sa akin ng buhay, gusto ko nang sumuko. Pero dahil maganda ako ay dahil matapang ako, kaya lumalaban pa rin. Heto, panoorin niyo ang aking kwento na pinabagatang. Sana'y matatapos na ang lahat. Ako si Jessie G. At ito ang kwento ng buhay ko. Umaga na pala. Kailangan kong ayaw magpuyat. Kailangan kong lumaban. Magdasal muna ako. Panginoon, salamat sa mga grasya na ipinagkaloob mo sa akin, sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa lahat-lahat ng mga nagmamahal sa akin. Kung ngayon ay makakalimutan ko, if I forget you today, please, don't forget me. Tulungan mo ako. Gabayan mo ang aking pamilya. Lord, salamat. Salamat sa lahat sa trabaho na pinagkaloob mo sa akin. Punta na ako sa school. At alam ko matatapos ang lahat na ito. Yung mission ko. Good morning, class. O, kumusta? Wow, present lahat. So, yan ang mabubuting estudyante. Dapat gawin niyo ang lahat ng mga makakasa sa inyo at sumusuporta lalo na sa inyong mga magulang at saka guardian. Okay, ang gagawin natin ngayon is since may bisita tayo, maglilinis tayo ng bakura natin sa school. Ito yung area na lilinisan natin. So, lilinisin natin to. Alam kong kayang-kaya natin to. Basta magtutulungan lang. You do it with all your heart. Huwag nyo isipin na ano tayo dito. Let us do this for the common good. Okay? So, I expect to finish this one after an hour. Wow, ang galing naman ng mga bata at natapos ninyo. Okay? Mag-iingat-ingat po kayo and goodbye class! Thank you so much! Ay, finally! Tapos na ang aking klase. Tapos na ang aking klase. So, gagawin ko. Magpapasa ko ng mga reports ni sir. Good afternoon, sir. Ito na po yung reports ko ngayon. Thank you so much. Ay, salamat. Finally, nakauwi na ako. Ay, nakakapagod talaga. Ay, nako. Di ko talaga lubos maisip ang buhay na pinadanas ko eh. Puro pa sakit. Natapos naman ang lahat na ginagawa ko. May trabaho ako. Pero bakit? Di ko alam. Nasakit pa rin ang nakaraan. Bakit sobrang sakit yung trauma na naranasan ko? Dahil sa sobrang hirap ng buhay ko, minsan, bigla na lang tutulo ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit ang bigat. Kailan kaya matatapos ang lahat na ito? Sana may katapusan. Sana may wakas. At yung wakas ay yung maging masaya kaming lahat habang buhay. Yun ang talaga ang dasal ko eh. At nang dumating ako, ay dali-dali akong pumunta na simbahan at sumilip at nagpasalamat
dahil may gagawin pa akong marami pagkatapos sa bahay. Dami ko pang gagawin. Saya-saya akong pauwi sa bahay. Kuya? Asan sila? Andyan ba kayo? Naku naman tong yung buhay na to, oy. Makapagod pa. Halos ako mahihilo sa series bus. Tapos walang tao dito. Gutom na ako. Tapos walang tao dito sa bahay. Sana may mag-aalaga naman sa akin. Sana pag minsan-minsan uuwi ako dito na may handang pagkain. Kasi sobrang pagod ako eh. Bakit sila? Bakit sila si Meswerte? Bakit ako? Sa akin ang lahat. Bakit kaya ganyan ang buhay? Binigay mo naman lahat. Parang hindi ko mag-gets. Kasi hindi naman ako deserve nito eh. At naman ibinigay ko naman lahat eh. Bakit ang ibra-bira pa din? Nauubusan na ako eh. Pagod na ako. Malapit na akong susuko. At habang ako ay nagtatrabaho para sa aking vlog, pagkatapos ng trabaho ko, ay may hindi ko inaasahan na pangyayari. Ang pinakamasakit sa tinga na narinig ko sa buong buhay ko, ang mamatay ang aking ina. Yes, hello. Oo, ako ito. Ako po ito. Bakit po? Ano? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Wala na akong pupunta. Wala na akong mapuntahan. Lahat naman ginawa ko eh. Bakit unfair ang buhay? Bakit puro pa sakit na lang? Simula ng bata ako, naging palaba na ako sa buhay na sa sobrang hirap na aking pinagdaanan. Nakikipagsapalaran ako dahil sa sobrang hirap sa buhay. Ngayon, namnam ko ang tamis at tagumpay. Pero bakit ang dami? Ayaw maging masaya ako. Lahat na binigay ko. Salamat sa mga sakripisyo para sa aming dalawa.
sa aking kapatid na bunso from Kuya. Wow! Thank you, Lord. Nami kong rason na lumaban pa rin ako. Kasi, lagi akong nire-remind sa mga anak ko kung gaano nila ako kamahal kahit sobra akong pagod. Laban lang, salamat sa lahat ng sakripisyo, Mama, para sa aking kapatid. Mahal na mahal ka namin. Sarap pakinggan. Sarap pakinggan. Little ways lang to. Pero, worth it ang araw ko. Kahit sobra akong pagod ngayon. Sobrang stress sa trabaho. At parang, minsan hindi na alam ang gagawin. Puro problema na lang dumating. Pero sulit kasi, na-appreciate ako ng mga anak ko. May maraming rason upang lumaban. May maraming rason upang mabuhay. Dapat hindi ko iniisip ang problema. Dapat ingatan ko ang sarili ko. Malas ng mga anak ko at nagmamahal sa akin. Para sa mga naniniwala sa akin. At lalo na sa mga tao. Inusgahan ako ng sobra. Dapat maging strong ako para sa kanila. Gagawin kong lahat. Gagawin kong lahat para maging successful. Maging successful. Yes po, ma'am. Punta ako bukas ng Tayod Consolacion po. Approve na yung appointment ko. Yay! Protein ako, ma'am! Yay! Thank you! Thank you! Finally! Finally, ma'am! 3 years po ako nagantay niyan eh. Nung pa-pandemic ko pa yan inaantay eh. Ang tagal. Yay! God's time is the best time! Praise the Lord! Thank you! Thank you po! Thank you! Okay po! Ah, sige, sige. Punta ako dyan. Mga 12 o'clock. Nandyan ako. Okay, God bless po, ma'am. God bless po. Thank you. Life is beautiful. It must be celebrated and enjoyed. Ito ay pinaka maikli lang, pinaka short. Kaya dapat hindi natin pahalagahan ang grudges. Hindi natin papasukin ang hate. Just love lang. Love, love, love. Kahit they treat you badly, dapat hindi mo pa rin yung pansinin. Lagi mo i-ignore ang mga negative vibes. Kasi ganyan talaga ang buhay. Lawakan mo yung pag-iisip. Kung ano man ang estado ng buhay mo, dapat masaya ka lang. Piliin mo yung masaya ka. Dahil walang makakatulong sa'yo, walang makabigay sa'yo ng saya, kundi sarili mo lang. Ingatan mo kung anong meron ka. Malusog ka? Happy ka? O anong meron ka sa pamilya mo? Yung mga taong nagmamahal sa'yo, doon ka kukuha ng lakas. Just be grateful. Just be contented. And all will flow. Kung anong mess kang mayroon ka ngayon, hayaan mong maitama yan sa tamang panahon. Huwag ka pa stress. Enjoy mo lang. Life is what you make it. Stay kind. Kailangan yan ang mundo natin. Thank you for watching. Kesira-sira. Hakuna Matata. Blag-blag lang. To God be the glory.